What's up? Welcome to the courtroom. I am Theo. And I'm Oj. And in this podcast, we tell stories about people's life, liberty, and property. Kikwentohan namin kayo about court rulings in a way that will make you understand jurisprudence like a 9-year-old. All persons before the honor, Supreme Court of Justice, shall be admonished for the court now in session. So join us as we delve into true crime, political controversies, and all things tare de chismis every week. Familiar ka ba sa itsura ng Ermita, Manila? Nakapunta ka na ba doon? Oo naman, sentro ng Manila yan eh. Andyan sa Ermita yung city, Nung year City 1906, Hall. Hindi pa kasi tapos yung tanong. Hindi pa ba? 1906, parang nagta-time travel. Oh, nag-time travel ako 1906, sige. Bakit ano meron sa Ermita nung 1906? Well, balik tayo saglit sa year na yun ah. Kasi that time, sa Ermita, Manila, meron magkapitbahay. Yung mag-asawang si Consuelo Legarda at Mauro Prieto. At yung kapitbahay nila na si NM Saleeby. Now, adjoining yung lote nila eh. Meaning, their lot shares a common boundary, which is a stone wall o pader. Sabi, ilang years na daw andun yung pader between sa mga lupa nila. Pero, it was located daw on the lot of Consuelo. Ah, alam ko yan. Ang ginawa ni Consuelo, noong March 2, 1906, they presented a petition sa Court of Land Registration para ipa-register yung lote nila. They were successful naman in doing so kasi noong October 25, 1906, they were issued an original torrent certificate kung saan included yung sinasabing stonewall or pader. Yes, pero later on, yung predecessor na itong si Saleeby, na si Teus, nag-present din ng petition sa Court of Land Registration para naman maparegister din yung lote na ino-occupy niya. Naparegister niya ba yan? Yes, noong March 25, 1912, na-issuehan din siya ng original certificate of title under the torrent system. At wag ka, kasama din dito yung same stone wall na nakaregister sa certificate of title nila Consuelo. Pero several months later, noong December 13, 1912, nalaman nila Consuelo na yung wall na kasama sa certificate of title nila included din dun sa certificate na na-issue kay Teus. So, they immediately filed a petition in the Court of Land Registration para ma-adjust and ma-correct yung error na yon na yung wall nga is included in both of their certificate of titles. Eh kaso, dinismiss lang ng lower court yung petition nila. Kahit walang binigay na notice kay Teus. Yung reason kasi ng lower court dito is, nung pending pa yung petition for registration ni Teus dun sa lote niya, hindi man lang daw nag-object si Consuelo and Mauro with regards the said registration in the name of Teus. Na sa registration nga na yun, included yung wall. So in short, yung stone wall, syempre pati na rin yung lupa kung saan nakatayo yung wall na ito, is parehong registered sa pangalan ng magkapitbahay. Although, di siya considered as joint wall. Oh, complicated. Daming bagay na complicated sa mundo. So, yung issue dito is, sino ba ang owner ng pader na to and yung land occupied by it? What do you think, Teo? Pwede bang instead of Teus, Teo na lang yung may-ari ng land? Pwede naman, if you want. Bumalik ka naman, nag-time travel ka na, so why not? Pero I think sa insights na lang ako magko-comment. Doon muna tayo sa discussion ng Supreme Court, particularly sa torrent system at sa purpose nito. Well, yung torrent system is a system of recording land title. So, meaning this involves lang registration or yung pagpapatitulo ng lupa mo. Yung tinatawag na torrent certificate of title, yung ini-issue na document with regards one's claim of ownership on a particular land. So, para saan ba to? Ba't kailangan patituluhan yung lupa? Well, as per Supreme Court, ang purpose of the torrent system is to quiet the title to the land. Meaning, it will put a stop forever to any question na may kinalaman sa legality of the title. Except syempre yung mga claims noted in the certificate at the time of the registration. So, given that purpose, once mapa-register yung lupa, pwede nang huminga ng matiwasay si owner na hindi na maagaw yung lupa niya. Saka kasi, yung registration of land under the torrent system is an action in rem. Meaning, it is final and binding upon the whole world.
after the registration is complete and final and wala naman fraud na nag-exist sa pagpapatitle ng lupa and wala din namang innocent third parties who claim an interest, yung registered title will be binding to all parties, including the government. Kahit sino, di na pwedeng i-question yung legality ng title na yun. Hmm? Ay, ba't di na pwede, Unch? At parang nalungkot ka. Kasi gusto ko nga sa akin na lang yun. Anyway, kasi daw ganito. Ano? Ang daming kasi. Nagugutom na talaga ako. And if you will permit these parties or persons to question the Torrens Certificate of Title after the registration, it will cast doubt upon the validity of the registered title. And syempre, it would destroy the very purpose and intent of the law. Alam nga naman, may certificate of title ka na. Tapos, anytime, pwede pa pala i-question yung title mo. Nakakapraning kaya yun. Oo nga naman. Tsaka sabi nga ng court, under the torrent system, the registration does not give the owner any better title than to that what he already had. For short, given na walang fraud na naganap, yung certificate na yon yung best evidence of title. Ito kasi yung rationale doon eh. If one does not have a perfect title, syempre, he cannot have it registered. So in retrospect, it shows exactly the real interest of its owner. Kaya a registered title cannot anymore be impugned, altered, changed, modified, enlarged, diminished, except in some direct proceedings na pinapayagan ng batas. Otherwise, all security in registered titles will be lost. Imaginin mo, basta-basta pwede baguhin, burahin, etc. yung registration mo. Ba, magkaka-trust issue tayo, pati sa mga certificate of titles, pag ganon, di ba? Di na lang sa love life. Eh kaso, sa present case, parehong na-register dun sa magkapit-bahay, yung land kung saan nakatayo yung wall. So, double registration siya. Paano yun? Pareho silang di na pwedeng i-question yung certificate of title ng isa't isa. Well, sabi ng Supreme Court, under Act 496 or yung tinatawag na Land Registration Act, there is no provision with regards who should be the owner of the land which had been registered in the name of two different persons. Okay, so paano na? Share na lang sila. Sharing na lang. Medyo. Relax ka lang. Kasi may sagot din dyan ng Supreme Court. Alam mo naman yung Supreme Court natin eh. Supreme Court lang sa kalam. According to them, in case of double registration sa Land Registration Act, the owner of the earliest certificate is the owner of the land. That is the rule between original parties. Wait lang. May na-miss ba ako? How? How exactly? Anong how? How de Carabao? Anong how? Di ba nga kasi, once, hindi ka nakikinig, no? Ang dami ko in-explain kanina. Explain mo ulit. Di ba nga kasi, once final and complete na yung registration at na-issuehan ka na ng certificate of title, hindi mo na pwedeng basta na lang questionin yung legality nito unless may fraud na present. Ikaw na nag-explain ito kanina. O, tignan mo. Kaya hindi ako nakikinig. Kasi ako yung nag-explain kanina. Kung nag-explain kanina nito. Oo nga, chine-check ko lang kasi kung nag-gets mo. Sige, ako na magtutuloy. Di ba nga kasi, binding to all persons yung registered title since the said registration under the torrent system is a constructive notice to the whole world. Take note ah, constructive notice, hindi actual notice. Hindi tayo papadalhan isa-isa ng notice sa mga bahay natin na na-register na yung mga lupa. Lalo na sa case ko, kasi wala naman akong lupa. So yun nga, since registered yung land under torrent system, being a public record, it is already assumed that one has knowledge of said registration. Yes, and all persons must take notice. Hindi mo pwede sabihin na hindi mo alam or na di ka na-inform na registered na yung land kasi part na siya ng public record. You can always check it in the civil registry. Due diligence na lang lagi. Also pala, following this, yung future litigations over the said title is forever barred. It cannot be defeated even by an adverse, open, and notorious possession. And it cannot be defeated by prescription. Max, cannot be defeated. Sapatong sa kalam eh, no? Torrents lang din malakas eh. Well, bukod doon, nakahanap yung Supreme Court ng related provision sa Civil Code kung saan nakakapaloob dun sa Article 1473, it provides the general statutory provision which govern the right of the ownership of the land when the same is registered in the ordinary registry in the name of two
persons. Sabi dito, when one piece of real property had been sold to two different persons, it shall belong to the person acquiring it who first inscribed it in the registry. For short, mauna taya. Sino ang unang magparehistro? Yun talaga yun. Although, sabi ng court, di naman nila sinasabi na applicable yung general provision ng civil code sa land registration. Eh, ba't binanggit pa? Hindi pa. But, since walang express provisions sa LRA with regards to double registration, they should have a persuasive influence in adopting a rule for governing the effect of a double registration under the said act. Oo nga, lalo na daw in consonance naman siya with the purpose and real intent of the torrent system. Kaya naman, as per Supreme Court, just to reiterate, in case land has been registered under the Land Registration Act in the name of two different persons, the earlier in the date shall prevail. Okay, so punta na tayo sa facts nung case. Dito, 1906 pa lang, naparegister na nila Consuelo at Mauro yung land nila. Kasama yung lupa kung saan nakatayo yung wall. And si Teus, 1912 naman siya, nakapagparegister. Since constructive notice nga, yung registration nila Consuelo noong 1906, sabi ng court, Teus failed to appear and oppose the said registration. So, in default na siya, making him irrevocably bound by the decree adjudicating such land to Consuelo and Mauro. At sabihin na natin, kahit sa kanya pa yung lupa, his failure to oppose the registration in the name of Consuelo, in absence of fraud, forever closes his mouth against impugning the validity of that judgment. Pero, teka, paano kung parehong ibenta ni Consuelo and Teus yung mga lupa nila kung saan included yung wall? Gulo-gulo na nga bibenta. Sino yung may right dun sa wall? Yung buyer ni Consuelo o yung buyer ni Teus? Sabi ng Supreme Court, the general rule is that the vendee of the land has no greater right, title, or interest than his vendor. He only acquires the right which his vendor had. Kung anong right meron ng vendor over the land, yun din yung right ng vendee niya. And under the rule, the vendee of the earlier certificate would be the owner as against the vendee of the owner of the latter certificate. Gets? So, in short, yung buyer I guess yung ni courtmates. Consuelo, yung may right dun sa wall. Mm-mm. Since sa kanila yung earlier certificate eh. Yes. Kaso, paano yun? Kung innocent purchaser naman yung buyer ni Teus, wala naman siyang alam na may ganong error. Kawawa naman siya. Eh, pwede mo bang matawag na innocent purchaser of land yung bumili ng lupa na included sa second original certificate? Given na yung lupa na yun, nakaregister na sa first original certificate, may mas right ba yung buyer na yon kaysa sa owner of the first original certificate or yung mga heirs, assigns, and vendee of that first certificate? Sige. Gulaan ka, no? Binalik mo sa akin yung tanong. Ako na lang din ang sasagot. So, based sa Supreme Court, alam ko pala yung sagutin. Diba? Ba't kanino mo ba ako kinikwis? Ba ako? Based sa Supreme Court, alam mo, next time maghahanda na talaga ako sa mga gantong session. Ayun nga, based sa Supreme Court, for the third time, he cannot be regarded as an innocent purchaser. Papasok ulit dito yung constructive notice once registered na yung land under one's name. By reason of the prior registry, there cannot be an innocent purchaser of land included in a prior original certificate and in a name other than that of the vendor or his successors. Yes. So, as a just and equitable rule, pag may dalawang tao who had acquired equal rights sa parehong bagay, ang poprotektahan at kakatigan ng batas is kung sino yung naunang naka-acquire nito and has complied with all the requirements of the law. So, to conclude, the Supreme Court revoked the judgment of the lower court and directed the land court to correct the error made on the second certificate of title issued in favor of Teus. And the wall and the land where it stands stayed with the holders of the first original certificate, who are spouses Consuelo and Mauro. If you guys like this audiogram, please listen to the full episode on Spotify or on your favorite podcast app, where you can hear our insights on this case. Again, this is Oj. And Teo, leaving you with a reminder to always look back in history, because precedent shall rule the future. Thank you for listening, and we'll see you again in the courtroom. Bye!